Araw po si Mike Anyayahan ito. Ang title po ng episode natin ngayon ay Diskarte o Diploma. Sa Facebook, naging trend recently. Yung tanong na diskarte o diploma. No? Nagkaroon ng mga iba't ibang mga opinion. No? Siyempre, nagbabangga ang opinion. So, diskarte ba o diploma? By the way, no, sa mga hindi nakakaintindi, ano bang diskarte yung tinutukoy dito? Ano bang diploma? I-define natin based sa context. No? Siyempre, pagka nag-define tayo based sa dictionary, no? So, ibang tinutukoy natin. So, parang let's be realistic. Ano ba yung pinag-uusapang diskarte dito? No? Yung term o yung connotation ng diskarte na sinasabi dito. So, pag sinabi kasing diskarte, ito ay ginagamit ng mga pangkaraniwang tao na nangangahulugan ng pamamaraan kung paano umasenso, no? So, ang context ito ay personal economics, no? So, hindi ito yung diskarte na nanliligaw ka, didiskartehan mo yung nililigawan mo. So, hindi rin ito yung ano, no, yung tinutukoy na mga DIY kung paano maging parang magkaroon ng mga pamamaraan para magawa yung isang bagay na halimbawa ang gamit mong tools eh kung ano yung available sa'yo, pero dahil sa resourcefulness mo magagawa mo pa rin yung bagay kahit wala yung necessary tools, no? So basically yun yung meaning ng diskarte, pero ang connotation ngayon pagdating sa prosperity o kaunlaran ng pamumuhay, yung diskarte ginagamit ngayon sa ano, no? Sa konteksto ng ano, no? Ng parang pagpapayaman or pag ano, no? Pagpapaunlad ng kabuhayan, no? Kaya tuloy, maraming nagano, no? Maraming naniniwala na pag may diskarte ka sa buhay, aasenso ka. So, wala namang problema sa pag-asenso. Wala rin problema sa paggamit ng diskarte. So, ang problema rito, yung ano, no, epekto. Ngayon, sa diploma naman, no, wala rin problema sa diploma. Kasi ano eh, kailangan natin ng diploma para magkaroon ng ano, no? Makapaghanap ng trabaho. Kailangan din natin ng diploma para may maipagmalaki na ikaw ay nagtapos. Ang purpose mo may maipagmalaki ka lang. Kailangan natin ng diploma dahil yun ang nire-require ng mga kumpanya. Para lang makapasok ka sa trabaho. O ano, dito sa Pilipinas especially, no? Sa ibang bansa, hindi masyado. Dahil dyan, sa sobrang pangangailangan sa diploma para lang magkatrabaho. Dahil yun ang nire-require ng mga kumpanya. Dami na tuloy na may-meke ng diploma. Pumupunta na ng rektor, no? Para ma-meke. So, madiskarte. So, doon pa lang, no? Yung relasyon ng diskarte at o diploma. Parang may hindi na magandang
connotation, no? So, para sa akin, no, minsan, ano eh, yung first impression ko pag sinabing diskarte, hindi maganda eh. Oh, diskartehan mo na lang yan. Uy, dumidiskarte ka na naman. Parang ganun, di ba? Diploma, hindi rin maganda yung connotation sa akin kasi parang dating sa akin eh, papel lang yun eh. Di ba? So, ngayon, ganito. Yung tanong na diskarte o diploma, doon tayo lumagay sa ano, no? Sa pamimili kung ano ang direction mo. Diskarte, ito ang konteksto natin, no? Sa kabuhayan, no? Pagpapaunlad ng kabuhayan, no? Ngayon, may dalawang choice. Diskarte, meaning, okay, wala kang diploma, okay, hindi ka nag-aral, pero maparaang ka. Ang goal mo eh umasenso. Sige. You'll find ways, no? So in whatever way, you'll find a way to get there. So you doon may problema. It sounds like Machiavellian. Machiavellian, the end justifies the means. Just the end justifies the means, you know? Sinabing Machiavellian. At yung Machiavellianism o yung prinsipyo ng the end justifies the means ay ginagamit karamihan ng mga tuso. Or, kung hindi ka man tuso, natetraining ka na maging tuso. Dahil ano eh, dahil nagiging ano kaya, nagiging ibibigay ka ng emphasis sa resulta at hindi sa proseso. So, ibig sabihin, kaya ano pang proseso yan, kaya anong pamamaraan yan, didiskartehan mo basta mapunta ka lang dun sa kalagayan. Ito ay salungat sa prinsipyo ng pagiging ano no, makatuwiran. So ibig sabihin, kung ikaw ay isang taong nagbibigay ng emphasis sa virtue o sa tuwid na pamamaraan, hindi ano no, hindi para sa iyo, hindi lahat ng paraan tama. Para sa iyo, hindi ang resulta ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang paggawa mo ng tama. So, nakakabahala kasi yung growing Machiavellianism sa pagpapromote ng diskarte bilang bilang ideology. So, nababahala ako doon. Kasi unang-una, yun nga, natitraining or nahuhubog yung kultura ng pagiging tuso. So, nahuhubog din yung kultura ng pagiging ganid, no? Dahil nagbibigay ng emphasis sa result, no? So, yung result na lang lagi ang magsasabi kung tama ka o mali. So, ibig sabihin, madiskarte itong tao na to, kaya umasenso. O ikaw, anong narating mo? Wala. So, ibig sabihin, mali ka. So, ang tama yung tao na yon dahil lang may narating. So, nagiging basihan tuloy, pera. Para sabihin, tama ka, magaling ka. So yon, nakakabahala yon, no? Kahit alam mo yung tao mangmang. Kahit alam mo yung tao ipokrito. So ngayon sa diploma. Pag sinabing diploma, hindi ko tinutukoy yung papel, ha. Ang tinutukoy ko dito ay yung edukasyon. So kung ikaw ay may tamang edukasyon,
makakahanap ka pa rin ng diskarte, pero yung discarding tama. Although it will not promise a desirable result or yung resultang gusto mo. Hindi yon nagmamatter sa taong edukado. Sa taong edukado, kahit saan siya mapunta, edukado pa rin siya. Magbabago't magbabago ang goal niya. Magbabago't magbabago ang resulta ng ginagawa niya. Pero hindi magbabago ang antas ng kanyang kaisipan. Ibig sabihin, yung karunungan niya ay madadala niya kahit saan. Kahit sa ang lugar, kahit sa ang estado. Mapunta siya sa malayo o malapit, marunong siya. Maging mahirap man siya o mayaman, marunong pa rin siya. At dahil marunong siya, kung yayaman siya, kaya niyang i-handle yan. At dahil marunong siya, kaya rin niyang i-handle kung maghirap siya. Walang tsamba sa taong edukado at marunong. Gusto kong ihalimbawa, no, yung kay Manny Pacquiao. No? Si Manny, lahat ng mga nagkasabing, oy, yung mga nag-glorify ng mga diskarte. At nagiging batayan eh, yung pag-asenso. Ang nagiging batayan ng pagkatao ay yung pag-asenso. Para sabihin, oy, umasenso tong tao na to eh. So, ibig sabihin, siya ang tama. Siya ang magaling. Okay, ikumpara natin kay Manny Pacquiao. Gaano ba kayo kayaman kumpara kay Manny Pacquiao? No? Magpera si Manny Pacquiao. Kung diskarte lang, galing. Pero dumating siya sa point na hindi siya naging masaya sa resulta ng mga ginawa niya. Dami niyang pera. Parang may kulang pa rin. So ano yung kulang? Yung tao, alam niya, hindi siya nag-aral. Gumawa siya ng paraan para magbalik-aral. Nag-pep test siya. Para mabigyan ng pagkakataon na makapagbalik-aral. So, talagang nagsulog ng kilay, no? At may resulta. Mula sa pagiging illiterate niya, natuto siyang mag-English, dumami yung alam niya, although hindi naman talaga sa level ng katalinuhang dapat nating i-expect sa kanya, no, bilang politiko, pero mula doon sa from nothing, no, wala, grade 2 lang yata yung tinapos, hindi pa makapagsulat o no read no write, no? Pero nakita mo na natutong mag-computer, naging computer literate, natuto na ng English, hindi naman talaga perfect, pero natuto. In short, nagbigay ng emphasis dun sa pag-aaral. So, diploma, yung pinili. Hindi niya kailangan ng diploma para makapagtrabaho. Hindi niya kailangan mandaya ng diploma para maghanap ng trabaho. May pera na siya. Actually, hindi rin niya kailangan ng diploma kung magpupolitika siya, no? Sa pera pa lang niya, no? Pwede niyang gamitin yung pera niya sa politika. Pero, pinili pa rin niya na mag-aral, no? Simple lang, kasi may pangarap siya na someday, maging, ano siya, para bang marunong siya, hindi lang sa buhay, kundi, alam niya, yun yung tama, eh. Alam niya na, tama ang maging marunong. At ang pagiging marunong ay ang paggawa ng tama. Ano man ang maging resulta, hindi man ito magpayaman sa'yo, o ito man ay magdala ng biyaya, immaterial, it doesn't matter. No? Pero ang nagmamatter, dahil marunong ka,
alam mo kung ano yung tama. Hindi mo kailangang diskartehan. Kasi yung salitang diskarte, walang pinagkaiba yan sa mga abogado o kongresista o sino pang politiko na ginagamit yung batas para lang sa pansariling interes. Gagamitin yung mga available na batas para lumusot at ipagpatuloy o ipursu yung pansariling interes. Ganun ang diskarte. So, yun ang mahirap matutunan ng maraming tao. At pag yun ang naging ideology natin, we're heading toward disaster. So, kaya warning yan na kapag narinig mo umasenso siya eh. So, siya yung tama. Nasubukan niya. So, magaling siya. Kasi magaling siya yung dumiskarte. Madiskarte siya. So, medyo mag-alala ka na kasi parang opposite ito doon sa virtue ethics, no? Ibig sabihin, tinutulaw nito yung pundasyon natin na magbigay halaga sa tamang paraan. Tinutukso rin tayo nito na magbigay emphasis sa interes, ambisyon, at desire, no? Desire. Walang masama. Sabi ko nga, magkaroon ng mga ambisyon, desire. Pero, hindi yun. Hindi tayo nabubuhay para doon. Kasi kung nabubuhay tayo para doon, in the end, magpapatayan tayo sa isa't isa. Dahil, yun ang pinaka the best na diskarte sa buhay. Ang pumatay ng mga hahadlang sa kinabukasan mo. Kaya sa ngayon hindi natin nararamdaman. Pero sa mga hindi nakakaunawa, especially ng mga hindi nakakaunawa ng perwisyo ng Machiavellian principle na yan o ideology, maghulos dili kayo. Diba? Walang problema dumiskarte. Kung ang kahulugan ng diskarte ay ang pagiging resource pool. Pero ang piliin mo ang resourcefulness against karunungan ay isang kamangmangan. Dahil, ang resourcefulness ay tools lang ng mga marurunong. Hindi yan ang karunungan. Kaya, sa pumipili naman ng diploma, no? Sabi ko nga sa inyo, kung ang nagmamatter sa inyo ay yung papel para lang magkaroon ng diploma, wala kayong pinagkaiba doon sa mga Machiavellian na pumipili ng diskarte. Dahil para sa inyo, babaliin nyo lahat para magka-diploma. Hindi yung papel ng diploma sinasabi ko. Yung edukasyon o yung karunungan. Dahil ang papel, pwedeng makuha yan ng mga diskartedor o yung mga dumidiskarte. Pwedeng diskartehan ng diploma. Pero ang marunong, walang shortcut.
Eh ano ngayon kung yung result ng mga ginagawa mo eh hindi katulad ng result ng iba na ginoglorify yung result na yun. Ang importante, alam mo na wala kang ginagawang mali. Diba? Nagkataon lang na magkaiba ang resulta. Ang importante, malinis ang konsensya mo. So, diskarte o diploma, kayo na bahala doon. Depende sa meaning nyo. Pero ako, mas pipiliin ko pa rin yung sumunod sa tamang proseso. Hindi ko didiskartehan o babalian kung ano yung tama. Ang kailangan ko lang gawin, malaman kung ano yung tama. Kaya, hanggang dito na lang po. Ito po si Mike Kanyayahan. Hanggang susunod na episode. May the force be with you.